Apat ang sugatan sa pagsabog ng granada sa isang plaza sa Iligan City kagabi. Kanina umaga, nabulabog na naman ang mga residente matapos sakalaing may lamang bomba ang isang kahong nakita sa gilid ng kalsada. Inaalam naman ng mga otoridad kung may kinalaman ito sa kasalukuyang pagtugis ng Armed Forces of the Philippines sa Mount Group sa Llano del Sur. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, Raffy, tama kayo. Hello. Nabulabog ang mga residente ng Iligan City mag-alas 7 ng umaga matapos matagpuan ang isang kahina-hinalang kahon na nakabalot sa blue plastic foil sa kahabaan ng Quezon Avenue Extension dito sa Iligan City. Agad dumating ang bomb squad at kinordo ng lugar. Gumagawa ng bomb sniffing dog para tiyakin kung bomba nga ang laman nito. Nagsuot ng bomb suit ang isang miyembro ng bomb squad at nilapitan ang package. Inalog ito at saka bumalik. Negatibo sa anumang uri ng pampasabog ng package. Nag-aalala ang mga residente na aming nakausap sa posibilidad ng pambobomba sa kanilang lungsod kahit na negatibo nga itong package na tagpuan kaninang umaga. Lalo na't kagabi, isang granada ang sumabog sa public plaza na tila paboritong pinasasabugan daw ng mga masasamang loob ayon dito sa mga nakausap na residente. Apat naman ang sugatan sa pagsabog ng granada kagabi. Ang mga sugatan ay sina Cheryl Pagit Patugas, Loreto C. Arabantes Jr. Ala at Christine Mercanteros Perocho at isang Sheila May Bagan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga kapulisan ang motibo ng pagtapon ng granada kagabi. Bari umano may personal na dahilan o ukol sa ilegal na droga. Pero isa rin sa mga tinitingnan na angulo ng mga kapulisan ang ukol sa terorismo dahil sa kasalukuyang pagtugis ng Mauti Group sa Llano del Sur. At yan ang latest mula rito sa Llano del Sur. Balik sa'yo, Connie and Rafi. Chino, kumusta ngayon yung seguridad dyan sa Iligan City matapos nga nitong bomb scare kaninang umaga at yung pagsabog ng granada naman na kagabi? Alam mo, Raffy, pagpasok po dito sa Iligan City, bunsod na rin itong mga military operations sa Llano del Sur, ay medyo mahigpit yung mga seguridad o yung mga checkpoints, no? Lalo na yung pinakamalaking checkpoint papasok ng lungsod mula sa Marawi City. Pero ngayong umaga, pansin na natin na napakahigpit talaga na nga pinatutupad ng seguridad na tumaabot na sa higit isang kilometro ang pila ng mga sasakyan papuntang Iligan City dahil hindi lamang yung mga private cars yung susuri, no? Pero maging yung mga private transportation gaya ng mga bus, pinabababa yung mga pasahero at isa-isang sinecheck yung mga bagahe at tinitiyak kung ano ang kanilang gagawin sa loob ng Iligan City. So, mahigpit na seguridad, nagpapakalat ng napakaraming tauhan ng mga pulis lalo na tuwing gabi sa mga matataong lugar, bunsod nga o pagkatapos nga itong mga serye ng mga bomb scare at yung pagsabog nga kagabi sa Iligan City Public Plaza. Chino, ito ba SOP lamang o kung may impormasyon ba tayo, meron bang natanggap na threat yung mga otoridad dyan kaya mas lalo pang hinigpitan yung seguridad dyan sa Iligan? Actually, kausap natin yung city director ng Iligan City Police kagabi matapos ngayong pagsabog na nangyari sa public plaza. Sinasabi na wala naman silang impormasyong nakukuha bagamat nag-iingat sila dahil kadalasan naman ang mga diversionary tactics ay nangyayari sa mga malalaking lungsod na malapit sa isang conflict area. In this case, Iligan City dahil sa proximity nito dito sa butig sa Llano del Sur. At Chino, dahil on the run na nga itong Mauti Group, yung militar naman, inaasahan bang magkakaroon pa ng ibang diversionary tactics, not necessarily sa Iligan, kundi sa iba pang mga lugar malapit dyan sa area, Chino? Ang intindi natin, isa sa mga rekomendasyon ng military, every time na meron ditong operation sa butig, ay pag-ingatan yung seguridad ng mga matataong lugar. At lalo natin tandaan, no, yung Iligan, predominantly Christian area ito, no? Bagamat may mga kapatid din tayong Muslim na nakatira doon. Pero yung sinasabi talaga ay dapat pag-ingatan itong mga major urban centers dito sa Mindanao, malapit nga sa Llano area. Dahil sa posibilidad nga na may mga supporters naman itong Mauti Group, di lamang sa Llano del Sur, kundi sa Llano del Norte na alam natin may malalaking puwersa din doon ng mga kaalyado na sinasabi itong Mauti Group at may posibilidad din na may mga kaanak o di kaya mga mismong miyembro ng grupo na nakalusot, no, at nakatakas mula dito sa kasalukuyang military offensive na ginagawa sa Llano del Sur. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.